So yan po, no, andito po tayo ngayon sa ating lote. Yan po. Bale, binibisita ko lang yung ating pinapagawang bahay, no. Po yung aking plano dito, no, sa likod na ito. Kasi malaki pa yung kanyang natitirang lote, no. Nasa mga 300 square meter pa siguro ito. Yan po. Tapos mayroon po sa mga mangga, no. Puno ng mangga, dalawa. Bali po, dito po natin ni balak magkaroon ng bodega sana, no, para istakan ng mga palay. Yan po, dito ko po ipapalagay yung aking mga palay. Papagawa mo lang muna tayo ng pansamantala, kahit kawayan lang. Tapos bubungan lang ng yero. Yan, tapos sa pinakagitna nito kakaroon po ng dryer para hindi po tayo mahirapan sa magbibilad ng palay, no. Yan. Kasi mas mahal kasi yung pagtuyo na na palay, yung ready to mill na, mas mahal kasi ang bintahan nun kaysa yung pagkaani, ibibinta mo agad, mas mura. Ayan. So ito po yung natitira kong lote sa likuran ng aking pinapatayong bahay. Di ba, malawak pa po. Ayan po. Malaki pang magagawa dito sa likod na ito, sa part na ito. Ayan. Itong bahay natin, baka sa susunod na ito paggawa, pagbalik, kasi magpapatanim pa tayo. Ayan, patalanim ba tayo ng 5 hektarya pagka ani nun, saka na tayo magpagawa pagbalik ko rito. Tapos ito, mayroon na rin septic tank, nagawa na rin ito noon bago tayo umuwi ng Manila, no. Ayan po, no. Tapos yung dito sa may terrace, nabaklas na rin namin ito kanina umaga. Itong part na ito, pwede ka rito mag-park ng sasakyan. Diba? Ayan. Maluwag pa po ito. Tapos deep fill natin, papalipat ko yan dun sa bandang likuran. Ayan po, para di siya sa gabal, kasi andun po yung pinakatasok sa unahan nito, itong deep fill. Andyan po siya. Tapos yung tungkol sa kurente, meron na rin po tayong kurente, no. Bali, ang binayaran ko po dyan, 17,000 sa Eliko para pagpakabit ng kuryente. Tapos itong mga nakakalat dito kanina, ay ngayon, yan po yung pinagpaklasan natin ng mga porma. Yan, medyo maganda na po sa tingnan ngayon kasi wala na mga kahoy, tsaka lumabas na po yung pagka laki ng terrace na. Yan po. Kala nga namin nun, mababa yung pagkagawa nila ng terrace, pero nung nabaklas na po lahat ng forma, yun, nakita po natin na maganda tingnan. Tapos yung harapan nito, kung bakit nagtataka kayo na open, ito po ay wall glass. Kasi ito po ang main door natin. Pero magkakaroon pa ng subdivision dyan. Kasi papalagyan pa natin ang mga bintana dyan, yung tatluhan. Kasi ito po, wall glass din po ito. At saka ito sa harapan, wall glass. Tapos may canopy na rin po tayo. Okay na po yung canopy natin. Ayan. So, sabi sa ni Tio, pag wala na siyang gagawin dun sa palay, kasi nagbibilad siya ng palay ngayon, niligpitin niya to, ayusin niya to.
mga nakakalat. Ayan po, no. Kaya hindi pa natin magagawa yung bodega natin sa ngayon. Kasi nauna ko po muna itong ating bahay. Pag natapos na po ito, saka na siguro tayo makapagpagawa ng bodega doon sa likuran. Yan po kasi yung mga plano ko dito. Yan, tapos dito sa harapan, maranda po tayong, ay, malapad pa po yung ating space dito sa harapan, di ba? Pwede ka magtayo ng kamalig-kamalig dyan, o kaya dito, di ba? Tapos may mga natitira pa tayong mga graba at saka buhangin. Ayan po. Yun po ang binabala ko dito. Pero unahin ko muna itong bahay para matapos na agad. Sunod natin na project yung pagpapagawa na ng ano, no, ng bodega. Yan. Si bala ko po rito, mamimili ng palay. Yun din po yung aking naisipan kaysa magtayo ka ng negosyo rito. Parang wala, parang di siya malakas. Tulad ng grocery, bigas, karne, mga isda, parang di siya malakas ba. Kaya ito lang po yung naisip ko na magano tayo ng palay, mamimili tayo ng palay. Ayan. Kaya pag nagawa ko na yung bahay natin, ito naman isusunod kong project. Ayan po. Daing bunga yung mangga namin, no? Dalawang puno. Ayan. Ganda rito pag lumaki na itong mga tinanim ni Tiyoy ng mga kahoy, no? Mga gemelina. Lalong malilim to rito at saka mahangin. Ayan po, no? Ito, pansamantala lang naman to kasi nung dyan kasi namin in-stack yung mga simento, kaya dyan kaya nakagawa kami ng kamalig. Pero pag yung katapos na itong ating bahay, halisin na rin natin yan dyan, no? Ayan. Diba po, napakaganda na tingnan. Lalo na pag nasa labas ka, nasa kalsada ka, maganda sa tingnan. Kasi lumitaw talaga yung pagka ano ng terrace niya, no? Ayan po. Bago ako bumalik na Manila, talagang pinatapos ko to. Itong ating bubong. Wala na tayong problema dyan. Palalagyan ko na ng ano yan, mga PVC type na pangkisami. Ayan po, no? Tapos dalawang kwarto sa loob. Sala. Saka kusina. Ang hindi pa nagawa dyan, magiging lababo natin sa pinakakusina. Pero doon sa likod, mag-extend pa tayo ng ano, dirty kitchen. Yan po yung mga plano ko rito sa aking lote. Siguro pag natapos na ito, pwede na tayo magpagpagawa ng bodega. Tapos na rin yung aking anak, itong June, graduate siya sa ano, college. IT po yung kanyang course, kaya makaluwag-luwag na po tayo niyan. Ayan po.